Inapela ni dating Senador Laila De Lima ang pagbasura ng Muntinlupa RTC Branch 236 sa petisyon niyang makapagpiyansa sa natitira niyang kasong conspiracy to commit drug trading. Sa motion for reconsideration, kinwestiyon ng company De Lima ang kredibilidad ng mga testimonya laban sa kanya. Masyado raw binigyan ng bigat ng korte ang testimonya ng mga inmate na hindi naman daw corroborated o pinatotohanan ng iba. Naghain naman ng magkakahiwalay na motion ang tatlong kapwa akusado ni De Lima na sina Jonel Sanchez at Ronnie Dayan, pati si dating Bureau of Corrections Director Franklin Jesus Bucayo. Pinag-i-inhibit nila ang presiding judge sa kaso na si Romeo Bonaventura dahil sa anilay conflict of interest. Ayon sa mga petisyon, hindi raw nabanggit ni Judge Bonaventura na kapatid niya si Attorney Emmanuel Bonaventura. Kliyente ni Attorney Bonaventura si dating Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali na umano'y pumilit kay Dayan noon para tumestigo laban kay De Lima. Hawak ni Judge Bonaventura ang natitirang kaso ni De Lima. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.